Dapu Dami get 33 fights. Very experienced man. Sa bawat paglayo ngayon ng isang boksingerong Pinoy sa ibang bansa, hindi may tanggi ang kaba na baka mauwi lang ang laban sa isang hometown decision o magkadayaan. Sa mga dagdaang world title fights ng mga Pinoy sa taong ito, hindi lahat ay naidaan sa malinis na pagkatalo, kaya sigaw ng boxing fans kailangang pabagsakin ang kalaban para manalo. Kahit pa ang 8 Division World Champion na si Pacman mga tol ay naging biktima din sa ganitong kalakaran sa mundo ng boxing. Kaya ang ating panoorin ngayon mga tol ay laban na talagang sagot sa sigaw ng ating mga kababayan na hindi na ipaabot sa scorecards ang laban pag lumayo sa ibang bansa. Ngunit bago yan, welcome mga tol dito sa ating panibagong video. Ang pag-click mo sa subscribe button at bell icon ay sapat na suporta na para sa ating munting channel at ma-update ko kayo sa mga bago nating uploads araw-araw. Sa unang pagdayo ng ating kababayan mga tol na si Edrin Dapudong sa South Africa upang kalabanin ang hometown fighter na si Gideon Buteleze para sa WBO Super Flyweight title, naging ma-action ang laban ngunit lamang sa mga patama ang ating kababayan na si Dapudong mga tol at pinabagsak pa nito si Buteleze sa round 9. Ngunit pagkatapos ng 12 rounds, natalo ang ating kababayan na si Dapudong mga tol sa dikit lang na split decision. Ang score ng mga judges ay 115-112, 115-113 pabor sa Afrikano at 113-140 naman pabor sa Pinoy na si Dapudong. Dahil sa kontrobersyal na desisyon mga tol, nag-file ang kampo ni Dapudong ng protesta kung saan nag-desisyon ang IBO na ikasa kagad ang agarang rematch. Nakalipas lang ang 7 buwan mga tol, agad namang naikasa ang rematch kung saan ginawa pa rin ang laban sa parehong venue sa Emperor's Palace Kempton Park sa South Africa. Ngunit sa pagkakataong ito mga tol, isa lang ang nasa game plan ng kampo ni Edrin Dapudong, ang pabagsakin si Buteleze sa kanyang balwarte sa harap ng kanyang mga kababayan para sa titulong IBO Super Flyweight title na hawak ng Afrikano. Dala ni Dapudong ang kartadang 29 wins, 5 losses at may 18 knockouts, habang ang Afrikano na si Buteleze mga tol ay may 13 wins, 3 losses at may 4 knockouts. Ngayon mga tol, ating saksihan kung paano tinapos ng maaga ng Pinoy ang kambato ng Afrika at kinuha ang titulo nito sa laban noong 2013. Sa pagbungad ng unang round mga tol, naka-orthodox stance ang Pinoy na si Dapudong, habang southpaw naman si Buteleze. Defending his IBO Junior Bantamweight World title for the second time against the same man. Maagang nagpakitang gila si Buteleze mga tol nang inunahan na nito sa pag-atake si Dapudong. Bistado talagang pinaghandaan ng husto ng kampo ng Afrikano ang laban dahil gusto nilang patunayan na karapat dapat na champion ang kanilang pambato. Nice to be safe, Brian, in their last fight. Buteleze, you know, had a bad tendency of dropping his guards. Let's see tonight he'll be doing something different because it didn't work out for him last night. Yeah, he allowed Dapudong to control the pressure. Dapudong was coming forward for 12 rounds last time out, and a very, very difficult decision to call. A lot of people did feel Dapudong did enough. So came Buteleze, let him go. Up his game tonight and fight a better fight. So far, so good. Nice combination from Gideon Buteleze. Old trainer Harold Forbrack just told me off air that Buteleze's trained very hard for this fight. He's not happy that some people felt he may have lost the last one. Yeah, and also what is interesting, Brian, was that what was revealed on Tuesday was the fact that Buteleze struggled with the weight in their last fight, which is very, very interesting because he was coming from a junior flyweight division up to junior bantam, two weight divisions up. So there was no reason for him really to make the junior bantamweight division. Mm-hmm. And that's because also he's keeping referee Richard Berg, Robert Berg there. Sa gitna ng palitan ng mga suntok mga tol, isang kaliwa ang nagpabagsak kay Buteleze na napasubsob pa ito sa luna na nauna ang mukha. Parang napadive si Buteleze sa swimming pool na walang tubig. Talagang nahirapan itong tumayo at tinigil na ng referee ang laban. Dapudong has had 33 fights, very experienced man. Yes! And there is Buteleze. He's been badly hurt. He's not going to make this. Dapudong has had 33 fights, very experienced man. Yes!
been badly hurt. He's not gonna make this. Biglang naging tahimik ang mga African fans mga tol at napaiyak naman sa tuwa ang Pinoy na si Dapudon dahil hindi na siya kailangan pang kabahan kung aabot pa ito sa scorecards ang laban. Panalo si Dapudon mga tol by knockout sa 2 minutes and 29 seconds sa unang round at naangkin ang IBO World Super Flyweight Belt. Salamat sa suporta sa mga kapwa kong seamen, mga OFW at mga boxing fans. O shoutout sa tanang mga Bisaya diha, channel Nato ni Bay. Mag-iwan na lang kayo ng comment, like at subscribe para ma-update ko kayo sa mga bago nating uploads araw-araw. The opening round, the winner by knockout and the new IBO Junior Bantamweight World Champion from the Philippines, Edwin The Sting Dapudon! Dito ay totoo, magbaka na mga laban. A3 Boxing TV, sagukan ng tunay na labanan. Balitang esports, nag-aatikabong mga laban. Dito ay malilibang, lahat ay totoo ang pag-uusapan. A3 Boxing TV, mga tol at sambonggenyo. A3 Boxing TV, mga tol kamusta? Gusto bang makakita ng bakbakan ng tunay na labanan? Balitang boxing, pag-uusapan, nag-aapoy ang bawat laban. A3 Boxing TV, alam na yan.